Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Alilaya ti Apo Kakabsat. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos sa kabutihan niya sa atin. Nabiyayaan tayo muli ng panahon na hindi lang mabuhay, kundi ay meron pa tayong pagkakataon na mag-aral. So, kablahawan kay amin, kakabsat, nabati ko kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At nawa ay mabuti po ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Okay, so purihin ang Panginoon. At sa hindi pagtatagal, mga kapatid, habang hinihintay natin ang mga kasama natin, ito pong paksa na ating pag-usapan ay mahalaga. Mahalaga naman ano lahat ng pagtuturo sa salita ng Panginoon. Ngunit ito ay isang paalala sa mga dumadalo na, daatin na, si sinabautismuhan, lilingkod sa Panginoon. Okay, so habang inihintay natin ang ilan ay lumapit na tayo sa Panginoon sa pananalangin, mga kapatid. At kung masave natin yung time, mas maaga tayong matapos, mas maganda. Okay, so purihin ang Panginoon. Tayo manalangin, mga kapatid. Samahan niyo ako na dumulog sa Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang Diyos na mabuti, Panginoong Hesukristo, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin na kahit hindi namin hinihiling ang iyong kalikasan bilang mabuti at mapagmahal na Ama namin ay patuloy mong pinagkakaroon kayo. Diyos, maraming salamat po. Panginoon, Lord, muli kaming dumudulog sa iyo sapagkat sa iyong harapan, Panginoon, ay wala po kaming may pagmamalakit, wala kaming magagawa. Kaya, Lord God, dalangin namin at hiling sa gabing ito ang pangunguna mo, ang pagkilos ng iyong Espiritu na siyang magbibigay ng kaliwanagan, Lord God, sa iyong mga salita. Lord, sa pagtuturo ng iyong lingkod, dalangin po na ikaw po'y mangusap. Lord, ikaw po ang makipag-ugnay sa iyong mga anak, Panginoon Diyos. Dalangin namin ang karunungan mo, kaalaman at kaunawaan sapagkat ikaw lamang po ang tiyak na makapagbibigay ng kaalaman sa amin patungkol sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Kaya Lord, lukuban mo nawa po ang bawat isa sa amin, ang lugar na kung nasan naroon po kami. Panginoon, samahan mo kami
habang sinasaway namin ang napamanghadlang, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. At sa iyong pangalan, ang kapayapaan, ang kagalakan sa pag-aaral at presensya mo, Lord, ay manahanawa sa bawat isa, Panginoon. Habang dalangin namin ang patuloy na tagumpay, Panginoong Diyos, sa iyong gawain, sa pagtitipon, sa iyong pangalan lagi na, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. All glory, honor, and praise. As we claim, Lord God, this prayer. In your name, Jesus Christ. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, the honor and glory, forever and ever. Amen. Okay, so pag-usapan natin, mga kapatid, ang isang usapin. Okay, pag sinabi kasing yung usapin kasi at saka yung usapan ay magkaiba yan. Yung usapan ay parang nagkukwentuhan lang. Pag sinabing usapin, there are some case or issue. Ginagamit yung salitang yan sa mga ano, sa legal matters, pag Tagalog, usapin. Kaya mas appropriate na gamitin natin yung word na usapin dahil hindi ito usapan lang, ano, mga kapatid. Na isang usaping kaligtasan. Okay, dahil tunay nga na minsan ay marami pong nakakalimot din na mananampalataya. Okay, dahil tayo pong mga tao ay mayroong kakayahan na makalimot. Okay? Kaya nga, salamat sa Diyos sa mga ginagamit niya sa buhay natin, nagpapaalala. Nagpapaalala. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na narinig ko na yan 5 years ago. Pero naiisip mo pa ba yan 5 years ago? Kaya salamat sa Diyos na tunay nga ang Diyos ay mabuti sa atin, lalo na sa panahon ngayon, na mayroon ding mga pagtuturo din kasi na nagsasabi na once you are saved, you are always saved. Okay? So kung totoo sana yon, if that would be true, mga kapatid, gusto ko yon, no? If once we are saved, we are always saved. Hey, mga kapatid, nung tinanggap ko yung kaligtasan, muwi na ako sa Mbali siguro. Dahil you are always saved daw. But yun nga, may issue sa ating usapin na ang usaping kaligtasan ay kinakailangan ding pag-usapan ng mga dumadalo. Kaya ang tanong ay, nawawala ba ang kaligtasan tinanggap habang nabubuhay? So habang nabubuhay ba tayo, okay, tinanggap natin yung hakbang ng kaligtasan, eh, habang nabubuhay tayo, ligtas talaga ba tayo? At ang sagot ko dyan, mga kapatid, ay parehong oo at hindi. Okay? At ang sagot na oo at hindi, kalimitan ay merong hinihinging paliwanag. Bakit oo at bakit hindi? Okay, dahil hindi pwedeng sumagot lang tayo para may masagot. Okay, mas mainam na may sagot tayo dahil meron pong dahilan. Okay, salamat sa ating Panginoon. Ngunit, bago ko ibigay yung pinaka-teksto natin na kung saan doon natin makikita bakit oo na ang kaligtasan ng taong tumanggap ng hakbang ng kaligtasan habang nabubuhay ay nawawala at bakit pwede rin hindi mawala yung kaligtasan na tinanggap ng isang mananampalataya na nagpapatuloy. So, mga kapatid, paintulutan niyo ako, mga kapatid, na elaborate. Let me qualify, mga kapatid, concerning this case. Okay? First of all, bago ko sagutin yung bakit nawawala ang kaligtasan ng taong nabubuhay pa kahit tinanggap na niya at bakit hindi nawawala doon sa mga tumanggap na ilan, mga kapatid. Gusto ko munang ipaalala sa atin na ang involvement ng kaligtasan ng isang tao. Okay? Sa, para ano muna tayo, ma-refresh muna tayo dahil minsan
hindi natin talaga nakikita ng lubos ito eh. Okay, ngunit mayroon kasing mga involved sa kaligtasan ng isang tao. Okay, unang-una, mga kapatid, na involved sa kaligtasan natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Okay? Lalo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na sa Kanya mismo nagmula, okay, yung dahilan ng pagdating niya sa mundong ito sa Book of Matthew chapter 1. At ito ay tinuturo din niya sa Matthew chapter 18 verse 11. Ang sabi mismo ng ating Panginoon ay ito, "For the Son of Man is come to save that which was lost." Okay, so yan pala ay isang dahilan ng Panginoon ang pagdating dito. Hindi niya lang pinakilala yung sarili niya bilang tagapagligtas at ang Ama ay suma sa kanya. Kung hindi, mga kapatid, siya ay pumunta rito para iligtas lahat ng mga naliligaw. So mula yan sa ating Panginoon, mga kapatid, ha? Na siya mismo ay involved. Siyang number one na involved sa kaligtasan natin. Kaya huwag natin kakalimutan yan, ha? Hindi tayo maliligtas sa ganang sarili lang natin, mga kapatid. At nung dumating ang Panginoon, tinuruan niya yung mga alagad. Ito naman yung tinuro ng pinakaunang leader na sa mga alagad, mga kapatid, na tinuruan ng Panginoon. Sa 2 Peter chapter 3, okay, verse 9, ang sabi dito ng pagtuturo ni Peter sa lahat ng churches ito. Kaya nga, maganda, ma-refresh talaga sa atin ang ating kaligtasan. Kasi minsan, wala nang masyadong pagpapahalaga yung iba. Basta at mahalaga, pumasok sa simbahan. Pero pag naaalala mo na may nagligtas at may tumubos ng kaluluwa mo, ay lagi kang may dahilan na maglingkod eh. Okay, no? Kaya minsan kailangan marinig natin ito na ang unang-unang na-involve sa kaligtasan natin ay hindi tayo kung hindi ang Panginoon. At yan nawa ay magbigay sa atin ng apoy, okay, at lakas na gawin nating dahilan yan para paglingkuran ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So sabi ni Pedro sa lahat ng churches, mga kapatid, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward." Nakita ni Pedro ang pagtitiis ng Panginoon. Okay? Maligtas lang tayo dahil yun nga yung dahilan ng Panginoon ba't siya pumarini, dumating sa sanglibutan. Ang sabi ni Pedro, "Not willing that any should perish." Okay? Hindi kagustuhan ng Panginoon na tayo po'y mapahamak. Sana ma-refresh sa atin yan. Okay? Tamang-tama yung pinag-aaralan natin pag Tuesday mana, mga kapatid, na yung trial of our faith. So, hindi yun binibigay ng Panginoon for us to suffer. Okay? "Not willing that any should perish." So, hindi kalooban ng Diyos. Ang church, He is talking about a church member. Okay? "God is not willing that any church member should perish, but that all should come to repentance." Kaya, napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng mga pagtuturo ng mga alagad, na, mga kapatid, this may give us more reason to serve more, mga kapatid, sa ating Panginoon. Okay? At maging, mga kapatid, also, ito rin tinuturo ni Apostol Pablo sa mga magmi-ministro. Okay? Tinuturo din niya ang involvement ng Diyos, God's involvement, para maligtas, to save all, mga kapatid,
In 1 Timothy, mga kapatid, so from the mouth of Jesus and from the leader or the leader of the disciples, mga leader, mga yung pinaka tinalaga ng Panginoon na mamuno sa kanila. And si Pedro ay tinuturo din na ang kaligtasan, pag-iwas sa kapahamakan ay kalooban ng Diyos. Ito naman si Pablo ay tinuturo din niya sa mga magiging tagapagturo at magmi-ministeryo sa loob ng church. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Okay, ang sabi dito, "For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior." Okay? So may involvement talaga ang Panginoon sa kaligtasan ng tao. "Who will have all men to be saved." So ang gusto ng Panginoon, He is involved, He is interested, He is willing that everyone, grabe ang Diyos mga kapatid, ano? Kahit masama ang tao, kahit sino pa yan, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay maligtas po ang lahat. Okay? "And to come unto the knowledge of the truth." So, sa kaligtasan ng tao, ang number one na involved ay ang ating Panginoong Diyos according sa mga binasa nating scriptures, mga kapatid. Okay? Alam natin yan, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At pumailang lang muli ang Panginoon, pabalik sa trono. Mga kapatid, nag-iwan siya ng mga lingkod niya. Involved pa rin ang Panginoong Diyos. Okay? Involved pa rin dahil hindi naman kami nagtuturo lang sa ganang aming sarili. Mga kapatid, hindi dahil nag-aral kami. Hindi dahil alam naming magbahagi ng mensahe. Hindi po yun. Kung hindi tayo ay sinugo ng Panginoon na magturo, mga kapatid, ay wala po tayong talagang authority, mga kapatid, sa mga bagay patungkol sa, lalo na sa kaligtasan. Pwede tayo magbahagi, mga kapatid, bilang mga members ng church. Pero iba talaga yung mga binigyan ng Panginoon, okay, ng pamamahala patungkol sa Ebanghelyo, at yan ay naipapasa naman namin sa mga kapatiran, mga kapatid. Okay? Ang Diyos ang unang-unang involved sa kaligtasan natin. Huwag po natin kakalimutan yan, mga kapatid. Not by our works. Dahil baka magmalaki tayo, mga kapatid. Ngunit, mayroon ding pagtuturo ang Biblia, okay, na dapat nating maintindihan. Dahil, nabanggit kanina, ayaw ng Panginoon na may mapahamak sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Pumunta ang Panginoon para iligtas ang nawawala. Okay? At sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, gusto ng Diyos iligtas lahat. Okay? So without question, mga kapatid, na gustong iligtas ng Diyos lahat. That is a good news, mga kapatid. Yan po ay napakagandang balita, na lahat tayo ay gustong iligtas ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngunit, kahit gusto ng Panginoon iligtas ang lahat, ang totoo, ito yung masakit, mga kapatid. Ang totoo, hindi po maliligtas lahat. Pero mabuti na lang, kahit hindi maligtas ang lahat, at least alam natin, salamat sa Diyos, at least alam natin na gusto ng Diyos na maligtas lahat. Ay, napakagandang balita po niyan. Okay, mga kapatid, at least gusto ng Panginoon na maligtas tayong lahat. Dahil ang isang involved sa kaligtasan ng isang tao ay ang tao. Okay? Ang isang involved sa kaligtasan mo ay hindi lang Diyos. Una ang Diyos,
Pero ikaw din ay involved sa kaligtasan mo. Okay? Kaya kailangan alam din natin yun, mga kapatid. Sabi ko nga, ito ay paalala. Dahil kahit anong gusto, na kahit gustong gusto ng Diyos na maligtas ang lahat, kahit binigay pa niya yung bugtong niyang anak, mga kapatid, para matubos tayong lahat sa sumpa ng kasalanan, ay sadyang may mga taong, mga kapatid, ayaw naman tumanggap sa ating Panginoon. Okay? Kaya ang involved sa kaligtasan ng tao ay ang Diyos, salamat sa Diyos, at ikaw at ako sa sarili natin, mga kapatid. Okay, tingnan natin dito sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi dito, but the natural man receives not, ang ordinaryong tao ay hindi tumatanggap ng mga bagay patungkol sa espiritual, sa espiritu ng Diyos. Okay, sa English sabi dito, but the natural man receives not the things of the Spirit of God. Mga bagay patungkol, spiritual, mga kapatid. Bakit? Para sa kanila daw ay, for they are foolishness unto him. Kaya yung mga, pansinin nyo yung mga hindi ligtas pag nagsalita, ay kalokwanday ta. Tapno lang umaduti membro, ken mang, untad kay lati offering, kalokwanda kita. Mapan-mapan kayo ti mga fellowship, pag gasto-gasto, kalokwan. Kaya nga, ganyan yung mga bukang bibig ng mga walang paniniwala sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Dahil sa kanila, ang mga bagay na patungkol sa Panginoon, paglilingkod sa Diyos, pananalangin, pagsasamba, ay kalukuhan dahil nagiging seryoso lang sila sa mga bagay patungkol sa Diyos kung may kailangan sila, mga kapatid. Ayan, marami naman dyan. Tao, ganun naman, mga kapatid. Nagkakaroon ng Diyos kapag may problema na. Okay? Neither can he know them. Hindi nila makikilala. Because they are spiritually discerned. Okay? Kaya salamat sa Diyos, sa kasamaan natin, siya ay willing to save all, at mga kapatid, nagpakilala din siya sa buhay natin. At ngayon ay patuloy nating talagang pinagyayaman at pinagtitibay ang pananampalatay natin sa Diyos, kagaya ng pagkikinig at pag-aaral natin sa gabing ito. So, ang isang involved sa kaligtasan ng tao, kahit gusto ng Diyos na maligtas ang tao, ay ang tao. Okay? Dahil kung ayaw din naman ng tao, kahit gustong gusto siya, ulitin ko, nailigtas ng Panginoon, kung ayaw ng tao, okay, kaya nga si Lord, medyo panatag yung loob niya din na kahit may mga pupunta sa impyerno dahil that's not his choice. Hindi pinili ng Diyos na ilagay ang tao sa impyerno. Pinili yun ng tao, mga kapatid. Okay? And then in 1 Corinthians, ito naman, yung mga taong nakikinig dahil sabi ng mga hindi naniniwala, kamangmangan yan, mga patungkol sa Diyos. So ito naman yung may mga paniniwala, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Sa kaalaman ng mga karunungan at kaalaman dito sa sanglibutan, hindi natin makikilala ang Diyos, mga kapatid. Kahit anong gawin natin, because God is self-revealing. Ang Diyos, pag hindi siya magpakilala sa tao, hindi natin makikilala ang Diyos. Eh, hindi dahil magaling tayong bumasa, kaya nakilala natin ang Panginoon, mga kapatid. Magpapakilala ang Diyos sa talagang nagnanasa na makilala siya. Okay? So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil hindi natin siya makilala kung di siya nagpakilala sa atin. So, dito na, mga kapatid. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Okay? Ngunit kinalugdan ng Panginoon na sa ayon sa kamangmangan ng pangangaral. Okay? Lalo na yung mga
Ibang tao, di ba, pag nakarinig ng preaching, eh, minsan tinatamad, kamangmangan talaga eh, para sa kanila. Okay? Pero, yun ay sa ikaliligtas to save them that believe. Sa ikaliligtas ng maniniwala. So, it is also subject to us. Okay? So, kung maniwala tayo sa pagtuturo ng mga ngaral sa ikaliligtas ng kaluluwa natin, and then makikinabang tayo ng kaligtasan. So, again, ang involved sa kaligtasan ng tao ay ang Diyos at ang tao. Ikaw, ako, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid. At dito rin sa Revelation, mga kapatid, may binanggit dito na kung ulitin ko, kung tatanungin natin ang Diyos, gusto niya na tayo makarating sa kaligtasan. Okay, gusto niya. Ngunit ito pa yung isang bersikulo, mga kapatid, na magpapalinaw sa atin na subject din sa kamay natin. Okay? In Revelation chapter 22, verse 14 and verse 17, sabi dito, "Blessed are they that do His commandments." Mapalad yung gumagawa, tumutugon sa mga kautusan ng Panginoon, "that they may have the right to the tree of life." So sa mga gumagawa, ayan, sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, may karapatan sila na, mga kapatid, umabot, makarating sa puno ng buhay, and may enter in through the gates into the city. Sa kanila na, mga kapatid, gumagawa. Okay? And then in verse 17, "And the Spirit and the Bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come." Pero kahit niyayaya ka, it is up to you kung lalapit ka pa rin eh. Diba? Para bang ilagay natin yung sarili natin sa Panginoon na inaanyayahan natin yung mga tao pag nag-share tayo, diba? Ay, tanggapin mo ito. Pero it is also subject to them kung tutugon sila, mga kapatid. Dahil ang kasunod niya, sabi dito, "And whosoever will." Okay? "Let him take the water of life freely." So ang kaligtasan ay nandiyan dyan para sa lahat. Nabasa natin yung kanina, Matthew, 2 Peter, at saka sa book of 1 Timothy. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero ang taong maliligtas ay kailangan natin ng pananampalataya at pagtugon na makarating doon sa kaligtasan na ibinibigay naman ng Panginoon para sa lahat ng tao. Pero ang magandang ang balita, huwag niyong kalimutan, mga kapatid, ay ang gustong iligtas ng Diyos lahat. Ay, kasama tayong lahat doon, mga kapatid. Okay? Lahat. Salamat sa Panginoon. So dito na tayo sa usapin na kaligtasan dahil as a churchgoer, as a member of the Church of Jesus Christ, kailangan po tayong mapaalalahanan, mga kapatid, okay? So ito po ay para sa atin na, okay, itong paksang ito, na nawawala ba ang kaligtasang tinanggap ng tao habang nabubuhay? Okay? Nawawala nga ba ang kaligtasan ng isang taong tumanggap ng kaligtasan habang nabubuhay? So ang sagot natin diyan ay sinasabi ko ngang parehong oo at hindi. So please let me qualify, mga kapatid, ha. Meron akong babasahing teksto. Okay? Na dito sa teksto natin sa dalawang bersikulo, nandito yung sagot. Bakit oo nawawala at bakit hindi mawawala? Okay? Kaya nga, please lang, pag-igihan natin yung tinanggap natin sa Panginoon na hindi tinanggap ng iba. Ha?
naway pahalagahan po natin at ingatan natin, mga kapatid, ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos, lalo na tayo na nakaunawa at nakatanggap nito. Naway ingatan po natin ito, mga kapatid. Kaya nga ito'y tinuturo for us to realize, mga kapatid, and value ang mga bagay na patungkol sa Panginoon, lalo na sa kapakinabangan naman natin. Tayo naman pong makikinabang eh. Ang kaligtasan natin ay hindi naman pakinabang ng Diyos. Actually, dapat sa atin ay parusa. Lahat ng tao deserves to be punished. Lahat ng tao deserves na, mga kapatid, masumpa dahil lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay, walang mabuti kahit isa, sapagkat lahat nga po ay nanggagkasala. Ngunit sa kabutihan ng Panginoon, tayo po'y nabiyayaan. Amen. Na marinig, makilala, maunawaan ang katotohanan ng kaligtasan at pagkakilala sa ating Panginoon sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. So ito yung teksto na sasagot as to why, yes or no. Okay? Hindi po gitna yung sagot, ha? Hindi sagot dun yung pagitan. Pareho po ang sagot ay oo, certainly. Pwedeng mawala. But, pwede rin hindi mawala ang kaligtasan ng tao. So ito po, mga kapatid, ang teksto natin. Okay, nandito yung sagot. In the book of 1 Corinthians, okay, chapter 15, okay, again, ang 1 Corinthians ay mga immature naman ito, mga baby. Okay, nandoon lagi na yung pagtatalo-talo. Mga immature sila. Kaya nga, bandang huli ay kailangan meron tayong maabot sa paglilingkod sa Panginoon. Going to church is not enough. Okay yan, pag nakakarating ka sa church. But that's not enough. Okay? So, may mga clue na dito na akong binibitawan na itong church na ito ay church sila, pero medyo carnal, baby pa, immature pa, mga kapatid. Okay? 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Andito yung sagot, mga kapatid. Okay? Let me read. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, na inyo namang tinanggap, and wherein ye stand. By which also ye, kayo, ye are saved. Okay? Talagang ano yun, ha? Hindi po saved na S-A-V-E, ano? Talagang past talaga, no? Talagang sigurado. Oh, kaya hindi po tayo pumupunta sa gawain at paglilingkod na hindi tayo sigurado. Naglilingkod tayo sa Panginoon dahil sigurado po ang kaligtasan. Kaya huwag tayong makikinig sa pagtuturo na naglilingkod tayo sa church dahil hindi tayo sigurado. Eh, huwag na tayong magsimba sa church pag hindi pala tayo sigurado sa kaligtasan. Kaya tayo naglilingkod, it is certain, mga kapatid, that you are saved. Kaya tayo naglilingkod. Kaya iba talaga yung paglilingkod ng taong ligtas at sa mga taong duda pa sa kanilang kaligtasan. Mahalata nyo yan, mga kapatid, sa church. Okay? By which also ye are saved if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Nandoon yung sagot, mga kapatid. Dalawa. Ang tanong na nawawala ba ang kaligtasan ng taong tumanggap ng kaligtasan habang nabubuhay? Doon sa bersikulong binasa natin, nandoon yung sagot na oo, pwedeng mawala. At pwedeng hindi, manatili, mga kapatid. Unahin muna natin yung ano, yung good news. Hindi po nawawala. Nandoon. Okay, sa 1 Corinthians chapter 15, hindi nawawala. Yung tinanggap ninyong ebanghelyo, sabi niya sa verse 1, na ipinangaral ko sa inyo, okay, na inyong tinanggap
at inyong tinayuan. Okay? So, wag lang tayong pupunta sa church na tagapakinig lang. Okay? Dapat, yung tinuturo sa atin ay tinatayuan natin, mga kapatid. Sabi nga ni James ay niloloko mo lang yung sarili mo pag nakikinig ka lang. Hanggang doon lang. Pero magandang makinig, ha? Kung may kadugtong yung pakikinig, mga kapatid. So, sabi niya, pag tinanggap ninyo yung pagtuturo namin ng Ebanghelyo at tinayuan ninyo, sabi ni Pablo, mga kapatid, ay sigurado, ligtas kayo. So, pag tinanggap pala ng isang tao ang hakbang ng kaligtasan mula sa Ebanghelyo, kailangan mong tayuan. Okay? Upang manatili kang ligtas at hindi mawawala. Tandaan niyo yung sinabi ni Paul, ha, sa 1 Corinthians 15 verse 2, by which also ye are saved. Kaya nga, lalo tayong maglingkod sa Panginoon, tayong mga tumanggap ng hakbang ng kaligtasan, dahil tiyak po ang kaligtasan natin. It is certain, mga kapatid, hindi po tsamba-tsamba. Ha? Hindi tayo dumadalo sa church dahil hindi tayo ligtas. Dumadalo na tayo sa church dahil we are preparing ourselves, mga kapatid, na doligtas na tayo, pero wala pa tayo doon eh. Ha? Hinahanda natin yung sarili natin. Kumbaga sa flight, mga kapatid, naka-ready na. Oh, hindi tayo pumupunta sa church para mag-ready pa lang. Ibang usapan 'yon, mga kapatid, no? So, naka-ready na yung flight. Hindi mo alam kung kailan ka mamatay eh. Hindi natin alam kung kailan babalik din ang Panginoon. So, hindi pwede na lagi lang tayo, mga kapatid, na on the process. Na, mga kapatid, hanggang doon lang tayo sa hakbang ng kaligtasan. Kailangan ma-meet natin yung steps of salvation. At tayuan natin, mga kapatid. Yung iba, talagang kahit anong persecution, kahit anong pahirap sa kanila, mula sa pamilya nila, noon ang napaka-strong ng persecution. Ngayon, mga kapatid, parang hindi ganun ang persecution. Matindang persecution sa pamilya, meron na noon. Okay? Pero tumatayo talaga, nakaka-bless yung mga kapatiran na pinipersecute sila ng mga tao, pero nagpapatuloy, they stand. Because they are indeed saved, mga kapatid. Sigurado yung kaligtasan nila, kaya tinatayuan nila, mga kapatid. Amen. So, pwedeng hindi mawala ang kaligtasan. Salamat sa Diyos. Kaya tayuan natin. Gumawa tayo, mga kapatid, ng mga bagay na para lalong tumibay ang ating pundasyon sa pagkakatayo. Sa tinanggap natin na kaligtasang binibigay ng Panginoon, amen, at ng Ebanghelyo niya, ng kanyang mga salita. Okay? So dito tayo magtatagal siguro sa pangalawa. Sa bakit oo. Oo, nawawala. So, hindi po totoo yung once you are saved, you are always saved, mga kapatid. Okay? Sabi mo, nandoon yung sagot, Pastor, sa 1 Corinthians 15, verse 1 and 2. Nandoon. Bakit hindi rin maliligtas? Pansinin niyo ito. Okay? Ito ay church na pinapangaralan niya. Okay? Mga nabautismuhan na, nag-attend na ng church ito, mga kapatid. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 15, verse 1 and 2, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein you stand, by which also ye are saved. So, pag tinayuan niyo yung tinanggap niyo, ligtas kayo. Pero yung kadugtong niya, sabi dito, if ye keep in memory what I preach unto you. Ito na, mga kapatid. Unless you go to the church and you don't believe. Sabi niya dito, unless you have believed in vain. Ligtas sa mga tumanggap at tinayuan.
Pero doon sa hindi tiyak ang kanilang paniniwala, they believed in vain. Ito yung mga ano eh, ito yung mga walang involvement. Takot sila eh. Eh, hindi naman sila sigurado eh. Ba't ako magbibigay ng tithes and offering? Hindi naman ako sigurado sa kaligtasan ko. Ba't ako magpe-prayer and fasting? Ba't ako dadalo ng maaga? Ba't ako susunod magpasakop sa gawain at sa direksyon ng gawain? Duda sila eh. Duda sila. Kaya hindi nila maibigay yung sarili nila ng buo. Maraming reservations. Because some of them, mga kapatid, unless you believe in vain. So, nandoon yung sagot, mga kapatid. Okay? Tignan natin. In 2 Corinthians, sa susunod na libro na sinulat sa kanila, tignan na ninyo, mga kapatid. Sa kanila din. He is talking about, hindi sa mga tagalabas ng church ito, ha? He is talking to the church. So, if you're going to church, umuupo ka doon, but you believed in vain, mga kapatid, we cannot guarantee your salvation. No one can guarantee, mga kapatid. Oh, yan ang totoo. Dahil sabi niya, unless you have believed in vain. Ligtas kayo kung tayuan ninyo, maliban na lang, sabi niya, kung hindi niyo tatayuan. Dahil sa susunod na libro na sinulat sa kanila, tingnan ninyong maigi, ha? He is talking to the church. Church active member or church goer, mga kapatid. Kaya nga ito ay para sa mga membro ng church, mga kapatid, itong talakayin natin. Tingnan ninyo, ha? Yung pangalawang sulat sa kanila, ha? Sa conclusion ng sulat sa kanila, in 2 Corinthians chapter 13, okay? 2 Corinthians chapter 13, verse 5 to 6, dahil wala ng 3 Corinthians, mga kapatid. So ito na yung ultimatum ng ano nila. Na-reach na nila yung pagtuturo sa kanila. Ito na, sabi ni Paul sa kanila, mga kapatid. To the church. Okay? Examine yourselves whether ye be in the faith. Okay? Hindi niya na tinatanong kung mayroon kang pananampalataya. Pinaliwanag ko na ito. I think na-preach ko na dito sa church ito, mga kapatid, na iba yung mayroon kang pananampalataya at ikaw ay nasa pananampalataya. That is two different, mga kapatid, na sitwasyon, mga kapatid. Okay? Dahil pwedeng meron kang pinaniniwalaan na wala ka sa pananampalataya. Okay? Kaya nasabi ni Paul dito, examine yourselves whether you be in the faith. Nandoon ka pa ba sa pananampalataya? Hindi niya tinatanong kung may pananampalataya ka pa, ha? Okay? Nandoon ka pa ba sa pananampalataya? Prove your own selves. Know ye not your own selves? Hindi mo ba kilala yung sarili ninyo? Hindi mo ba alam? How that Jesus Christ is in you, in the church. Ito na, mga kapatid, maliban na, except ye be reprobates. Okay? Pag reprobate, mga kapatid, nako po, wala nang ano yan. Ay, pag nakasubok kayo nakakausap ng reprobate, nako, mga kapatid. Lahat ng bersikulo, kahit anong bersikulo na sabihin sa'yo, sa kanila pala, sila pala, hindi ikaw yung reprobate, yung nakausap. Wala. Ito, sa ano, may mga kilala sila dito sa, nabuti na lang, wala na dito eh. Wala. Hindi pumupunta sa simbahan para makinig. Hindi. Grabe, mga kapatid, yung reprobate. Negatibong negatibo. Pumupunta sa church na wala na daw pag-asang maayos ang problema. Tingnan ninyo sila mag-isip. Grabe. Grabe, mga kapatid. Nakakatakot. Okay? Verse 6, but I trust that ye shall know that we are not reprobates. Pero umaasa ako, sabi ni Pablo, bilang mga ngaral, umaasa kami. Hindi natin maabot tong kalagayan na ito. Ay, mga kapatid. Wala. Mayroon silang sariling interpretasyon sa Bible. Wala nang lingkod-lingkod ng Panginoon. Ay, nakakatakot. Nakakaawa din silang, mga kapatid. Nakakaawa.
So yan ang larawan ng church. So hindi totoo, mga kapatid, na pag tinanggap mo yung hakbang ng kaligtasan habang nabubuhay ka, ay mamamalagi yun kung papabayaan natin yung sarili natin. Tayo mismo ang magpabaya sa mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon na pribileyo at pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. May sulat din si Pedro, mga kapatid. Sa 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22, sabi dito, mga kapatid, for if after you have received, if you have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord, nung nakaligtas pala tayo, okay, sa kapahamakan ng karumihan ng sanglibutan ito, nung nakilala natin ang Panginoon, dahil nagpakilala siya, and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein. So meron pa rin chances na kahit naalis ka na ng Panginoon, pwede ka pa palang bumalik. And overcome the latter end is worse with them than the beginning. Kaya nga, ginagawa natin ang magagawa natin para manatili sa Panginoon, dahil pag ikaw ay nawala, mas masahol pa ang mangyayari. Siguro may mga alam naman kayo doon sa mga dating nag-i-involve sa church, tapos hindi na, nako, grabe na, mga kapatid, ang buhay niya. And that is the Bible. Totoo talaga ang salita ng Panginoon. For it had been better for them not to have known the way of righteousness. Mabuti na lang, sabi ng Bible, sana hindi na lang nila nalaman. Kung tatalikod din lamang pala tayo sa Panginoon, sana hindi na lang natin nalaman. Dahil mas masahol pa yung mangyayari sa buhay natin. Kaya nga, sa pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon, sa mga pagtitipon, sa mga gawain, sa mga Sunday services, mga kapatid, nawa dyan natin pinapahalagahan ang mga bagay na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para mawala. Hindi tayo nagpapatuloy para mawala. Bagkus, nawa, nagpapatuloy tayo para lalo tayong manatili dahil nakakatakot. Di ba? Ikaw nga pag naiisip mo yung buhay mo noon, nung wala ka pa kay Lord, minsan, nahihiya ka sa sarili mo Minsan, naguhugas ka ako ng pinggan. Kayo din Nagluluto kayo. Pag naalala mo yung mga pinagagawa natin noon, medyo, Lord, kaya, salamat na lang, talaga. Tinanggal tayo ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, ng Bible, mga kapatid, mas masahol pa yung mangyayari sa atin. Matapos nating masaksihan, malaman, mga kapatid, ang pagtuturo ng daan ng katuwiran. Then after they have known it, to turn from the holy commandment, tatalikod, delivered unto them. Tatalikuran mo yung binibigay sa atin, mga kapatid, ako po, nakakatakot. Kaya nga sa Hebrews, ilang beses na ulit-ulit yung mga salitang, if you hear His voice, harden not your heart. May matitigas kasi ang puso nila din doon. So si mga kapatid, mahal ng Panginoon ng mga Hebreo, pero huwag mong patigasin yung puso mo, sabi ng Panginoon. Pag narinig mo ang salita ng Panginoon, huwag mong patigasin. Nagsisimula yan sa pagdududa Totoo kaya yan? Doon, hanggang sa mamaya, tuwing nakikinig ka, dahil wala namang nangyayari sa iyong masama, feeling mo, mayroon ka ng right na questionin ang lahat ng pagtuturo sa iyo. Okay? Pero kung ikaw, ako, duda ka rin pala sa pagtuturo, ba't mo niluloko yung sarili mo nga naman, na nandoon ka pa? No. Okay, mga kapatid? O sadyang kailangan mo lang madagdagan ng pananampalataya. Okay, na ang lahat ng bagay, pag ginamitan mo ng pananampalataya, nagiging positibo. Okay, ang panalangin, pag may pananampalataya, positibo yan. Ang pagbibigay, pag may pananampalataya, positibo yan. Ang paglilingkod, kahit may kahirapan, pag may pananampalataya, positibo yan.
Lahat ng bagay na ginagamitan natin ng pananampalataya, anuman ang mangyari, positibo po yan, mga kapatid. Okay? At nawa kung walang pagdududa. Tutuloy po natin ang pagbabasa. But it is happened unto them according to the true proverb. Sabi niya, the dog is turned to his own vomit again. And the sow, yung baboy, was washed to her wallowing in the mire. Yung sinuka. Okay? Yung aso kainin pa niya eh. Yung buhay na pinag-alisan sa atin ng Panginoon. Yung baboy, kahit hugasan mo yan, babalik sa putik. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat tayo kung meron tayong mga dinadaluhan na gawain upang matapos nating isukay yung mga parts sa buhay natin na hindi kanais-nais ay hindi na natin babalikan. Matapos tayong alisin ng Panginoon sa lusak, ha, mga kapatid, ng karumihan ay hindi natin balikan. Kaya nga magpasalamat tayo sa mga pagtuturo na binabalik tayo sa linya ng Panginoon, mga kapatid, upang hindi masayang ang kalooban ng Diyos, ang kagustuhan ng Diyos na maligtas ang lahat. Okay, kaya salamat sa Panginoon. Okay, kaya I thank my, yung mga pastor na ginamit sa buhay ko. I'm not saying this because I am one of them. But hindi ako magiging ganito, mga kapatid, kung walang pangangaral at pagtuturo. Okay, nagpapasalamat lang ako sa Diyos. Noon pa kami na-convert, mga kapatid. Na mga wala pang mga Facebook noon, wala pang mga YouTube noon. Talagang behind the pulpit lahat ng ministry na narinig namin. Puro anointed, mga kapatid. Ngayon, lahat na ngayon, mga kapatid, lahat ng miyembro, pastor na ngayon. Sa YouTube, sa Facebook, mga kapatid, tinalo pa kami. Kaya may mga nadadayang mga miyembro dahil talagang daming nagtuturo talaga, nakakalula. Ngunit salamat sa Diyos. Okay? Ingatan po natin yan. Okay? Dahil nawawala. Eh sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 17 and 18, "Ye therefore, beloved, to all the church, seeing ye know these things before," alam nyo na ito noon pa, "beware lest ye also being led away with the error of the wicked." May chance pa na mawala eh. Mag-ingat, baka ikaw ay madala muli. Okay? "Fall from your own steadfastness." Yung tinatayuan mo ay baka mawala ka. Eh, please, pagtibayin natin ang pundasyon ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Tingnan nyo yung susi ito. "But grow in grace." Ang susi para tayo manatili, maging matibay, na nakatayo sa ebanghelyo at sa kaligtasan, magpalago tayo. Ang matibay lang na mga membro yung mga malalago. Pansinin niya, sa bawat church meron talaga yan, yung mga ganyan, mga kapatid. Marami na nga akong nakita eh. Ha? Nagpastor na ako dito 2009. Hanggang ngayon. Oh. Ganun pa rin yung buhay nila, mga kapatid. Nalulungkot ako. Buti na lang, hindi sila sa-convert sa akin. Oh. Eh wala, iiyakan ko ng iiyakan yun. Pag na-convert sa akin, okay, medyo magaan. Medyo lang. Ha? Nalulungkot ako. Pero ever since na nakita ko silang ganun, hanggang ngayon, ganun pa rin sila paglilingkod sa Panginoon. Wala pa rin kaayos-ayos. So we are now 14 years now by the grace of God here. At ayaw ko pong mangyari ito sa mga talagang anak ng gawain sa lugar na ito, anak natin sa pananampalataya. Ang susi para manatiling makatayo ay hindi yung uupo lang sa upuan. Walang pakialam. Okay? Kung hindi, ang goal natin ay lumago upang maging matibay tayo, mga kapatid, at matatag na mananampalataya. Na habang pinapakita ng Diyos na gusto kanyang iligtas, pinapakita mo rin sa Diyos na ayaw mong mawala sa kaligtasan, yun ang paglago sa gawain. Amen. Pag nakikita ng Diyos na gusto mong lumago, pinapakita mo kasi sa Kanya. Natutuwa ang Diyos na yung binigay niya sa iyo na kaligtasan, talagang
pinagyayaman mo at pinapahalagahan. Okay? Yung iba kasi, di ba, si Lord naman ang tagapagligtas ng kaluluwa ko. Yes, in the first place, siya po ang involved sa kaligtasan ng tao. Pero meron ding subject sa kamay natin, mga kapatid. Okay? Si Demas. Ha? Kilala niyo ba si Demas? Siya ay isang identified as one of the servants of the Lord. Lagi niyang kasama sila Pablo eh. Oh, sa paglilingkod. Pero may chances na mawala. Okay? Sabi ni Paul, winarningan niya si Timothy. Bata pa si Timothy. Sabi niya, mag-ingat ka Timothy din. Itong nangyari kay Demas. Okay, 2 Timothy chapter 4 verse 10. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, presence to Galatia, Titus, and Dalmatia. Timothy ha, dati kong kasama to. Kaya, huwag kang pasigurado. Yung pag-ibig mo sa Panginoon, tayuan mo na yan. Dahil si Demas, na nagkasama namin, na naglilingkod sa Panginoon, ngayon ay wala na, iba na. Iba na ang iniibig. Oh, ang sanglibutan na. Ang sabi ng 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So sabi ng Romans, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. Ang daming binanggit doon, kahit kamatayan, lahat na. Okay? Pero pag minahal mo yung sanglibutan, yun ang naghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. That's the Bible, mga kapatid. And Demas is one of the, mga kapatid, nakakalungkot. Nakakalungkot na example na taong tumanggap na naglilingkod sa pagtumanggap ng kaligtasan, pwede palang mawala ang kaligtasan, mga kapatid. Okay? Kaya, pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Okay? Palaguin natin ang ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. That is the best response sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya ako, mahal ko yung pastor ko. Alam niyo kung bakit? Mayroong sariling plano yon. Pero inisturbo ng Diyos yon para ipadala doon sa lugar na kung saan nandoon kami. At doon paalalahanan, mga kapatid. Pinagpe-pray. Okay? Para lang manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. And the best response sa lahat ng tinamasa natin sa Panginoon, ang answered prayer, sa lahat ng biyaya, salita ng Panginoon, mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos, ang best response na magagawa natin ay hindi lang pagsigaw at pagsamba, kundi pinapalago natin yung gawain. Ay yung gawain, yung pananampalataya natin. Grow, mga kapatid. Let us grow. Let us grow. Dahil kung hindi, in the book of Hebrews, tingnan ninyo ang mangyayari. They serve the Lord somehow sa buhay nila. Pero dahil hindi sila lumago, tatalikod sila at babalik sila sa dati. Kapag hindi ka malago, wala. Pag ganyan-ganyan, walang maayos na direksyon, mga kapatid. Nakakalungkot. Nakakaawa. Ayaw paturo, ayaw makinig, ayaw sumunod. Mga kapatid, kahabagan tayo ng Panginoon. So nawawala ang kaligtasan na tinanggap ng tao habang nabubuhay. Hindi dahil sa Diyos. Subject to our hands, mga kapatid. Okay? Finally, okay? In Philippians chapter 2, tingnan ninyo rin ito, mga kapatid. Dito na tayo magtapos. Okay? Baka masubrahan daw kayo, lumampas daw kayo sa langit, sabi ng kapitbahay nyo, di ba? Mabuti na yon, kaysa hindi makaabot. Okay, finally, Philippians chapter 2, verse 12 to 16. Wherefore, my beloved, to the church. Okay, to the church. Nanampalataya, nagsisi, nabautismuhan. Okay? Mayroon tayong part. Okay? Ang kaligtasan ay involve ang Diyos, number one, at ikaw. Gusto ng Diyos iligtas lahat. Kung ayaw mo maligtas, wala rin tayong magawa. Kagaya ni Demas na tumalikod, mga kapatid. Sabi dito, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed,
Not as in my presence only. So ang pagsunod pala sa ating mga pastora ay talagang kailangan. No, hindi lamang na nariyan akong kaharap ninyo, sabi niya, kahit nawala ako, sabi niya. But now much more in my absence. Pansinin niyo ito mga kapatid. Work out your own salvation with fear and trembling. After the Lord has done His part. Tingnan ninyo ha. This was after the crucifixion. Mga kapatid, work out, church, your own salvation. Gumawa tayo sa ikatitibay ng ating kaligtasan na tinanggap sa Panginoon. Hindi natin ginagawa para maligtas tayo. Okay? That is a wrong statement. Hindi tayo naglilingkod para maligtas. Mali. Naglilingkod tayo dahil tinanggap na natin yung kaligtasan. At ayaw nating mawala, kaya pinapatibay natin yon sa paglilingkod, mga kapatid. Okay? Malinaw po yun ha. Hindi tayo naglilingkod para tanggapin ang kaligtasan. Naglilingkod tayo dahil may binigay na ang Panginoon na hakbang ng kaligtasan na tinanggap natin at pinagtitibay natin yon. Kaya sabi ni Paul, work out your own salvation with fear. And trembling. Dito sa Santa Cruz, alam lang nila, isa lang kinakatakutan ko. Alam nila. Kaya ako, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, talaga mga kapatid, mga taga Santa Cruz, kilala nila ako. I give my best. I give my all, mga kapatid. Because my greatest fear is ang mawala sa Panginoon. Yan po. Mayroon akong kinakatakutan? Hindi kung sino-sino. Wala akong kinakatakutan na tao, mga kapatid. Takot akong mawala sa Panginoon. Sana ganyan din kayo. Gagawin niyo ang lahat. Dahil takot kayong mawala sa Panginoon. Takot kayong mawala sa Diyos na pwedeng tumulong sa lahat ng uri ng problema natin at kaligtasan ng kaluluwa natin, mga kapatid. For it is God which works in you. Okay? Both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Kakabsat, sardang tayang. Church, this is for the churchgoers. Itigil na natin yung makapagpapahina ng pundasyon ng kaligtasan natin. Okay? Please, let us come to realization. Hindi po biro-biro yung kaligtasang binigay ng Panginoon. Itigil na natin, mga kapatid, murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life. Binibigay ng Diyos ang salita ng buhay, pero kumpormi sa atin kung paano natin hawakan. Hawak mo nga, pero relax ka rin naman, baka may hangin yan. Hawak mo nga, binigay sa iyo ng Panginoon ng word of life, pero anong ginagawa mo? Mga kapatid, yung iba mga kapatid, ginagastusan nila, gumagawa sila ng mga bagay-bagay, gagawa sila ng, ikukulong talaga nila yan sa buhay nila. Gagawa sila ng mga bakal na talagang doon nila ikukulong sa buhay nila yon. At itatali nila sa buhay nila yon. Gagawa sila ng paraan, I should say, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, inabot sa'yo ng Panginoon. Kung saan-saan mo nalang ilagay, mamaya nakalimutan mo na. Okay, mga kapatid? Holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Upang yung pagpapagal namin ay hindi masayang. Mga kapatid, tapos na yung pangarap ko. Yung mga leaders dito, alam nila, kilala nila ako, sila yung lagi kong kasama.
Alam nila kung paano ako mag-isip sa takbo ng gawain. Wala na sa sarili, mga kapatid. Wala na. Guys, please lang, huwag niyong sayangin. Huwag nating sayangin na makita namin kayo, na kayong mga lahat ng tinuturuan namin, parang awa nyo na manatili sa kaligtasan. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, magtulungan tayo. God gives His best. Your pastors give their best too. Have you, mga kapatid, nagawa mo na ba ang best mo para kumapit at hawakan ang kaligtasan na bigay ng Diyos? Huwag mong sayangin. I'm talking about the churchgoer. Pwede naman sanang yung kapitbahay ninyong dadalhin ng Panginoon sa church. Pero mas pinili niyang ikaw at ako. Na huwag nating sayangin, mga kapatid. Gumising na po tayo. Ang mundo'y pasama ng pasama. Okay? Kanina, nagpapaayos kami ng aircon ni Brother Rolly. Nagkukwentuhan kami nung nag-aayos ng aircon. Iba na talaga yung panahon ngayon. Oo nga, ibang-iba na. Ibang-iba na. Noon, wala namang mga electric pan, mga bahay noon. Doon lang sa sala. Sa mga kwarto, wala. Ngayon, iba na. Ang mundo po, eh, pasama lang, pasama. May mga anak ko, pag walang aircon, ako, wala yan. Nagwawala yung mga yan. Iba na ang panahon natin. Ibang-iba. Kasama na doon ang ugali ng mga tao. Ang panahon, ibang-iba na. Ibang-iba na. Kaya please lang, anong point mo doon, Pastor? Ang point ko ay, matapos nating tamasahin lahat ng ginagawa ng Diyos, kung nagbabago ang sanglibutan, sana tayo na patuloy na tumatanggap ng kabutihan, biyaya, kapangyarihan, paalala, salita ng Diyos at kaligtasan ng Panginoon. Naway huwag tayo magbago. Mga kapatid, lalo nating palaguin, pagtibayin ang pananampalataya na tinanggap natin sapagkat hindi po biro-biro ito. Okay? Hindi po biro-biro. Kaya once again, pwede na manatili kang ligtas. Kung tatayuan mo, sabi. Okay? At pwede ka rin mawala sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, tuwang-tuwang Panginoon sa mga taong nagpupursige, nagbibigay ng panahon. Amen. Nagpapakita sa Diyos na hindi namin sasayangin, Panginoon, lahat ng mga pinapagkaloob mo sa atin. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung kayo po ay membro sa ibang church, you are listening at your own risk, ha? Okay, so, nawa. Pero ang goal ko pa rin, nawa, ma-realize ninyo rin yung pagpapagal ng ibang tao para sa inyo, ang kabutihan ng Diyos sa inyo simula pa noon tayo makasalanan hanggang ngayon, na tayo po'y, mga kapatid, gumising na sa katotohanan. Magpakatibay tayo upang yung tinanggap nating kaligtasan ay manatili habang nabubuhay hanggang sa kabilang buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid, at sa pagtatapos, amen, lahat ng tao'y gustong iligtas ng Diyos. Gusto niya lang. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Kaya dapat gustuhin din nating manatili ligtas sa paglilingkod. God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen.
At maluwalhati nawang Diyos ay mapulot kayong konti, mga kapatid. Kagalakan ko na balik natin lahat sa Panginoon. Kaluwalhatian, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Mag-pray tayo panandalian sa ating paghiwahiwalay. Hallelujah. Purihin ka, mabuting Panginoon, dakila sa lahat. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ngayong gabi ay naalala po namin muli ang kagandahang loob mo at pag-ibig na ginagawa mo sa aming Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoong Diyos, Lord, na binigay mong sarili mo sa ikaliligtas lamang namin. Hindi mo binigay ang sarili mo dahil may nagawa kaming maganda. Inalay mo ang sarili mo, Panginoon, dahil sa buhay namin na mapapahamak, dahil sa aming mga kasalanan, sa mga pagtuturo mo, sa direksyon mo, Panginoon, at hanggang ngayon sa mga paalala mo, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Paalalahanan mo pa po kami lagi na, Panginoon, upang hindi kami mawala, Panginoon. Bagkus kami po'y manatili sa kaligtasang pinagkaloob mo sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon, upang may pakilala din sa mga hindi pa nakakatanggap sa iyo at di pa nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. Lord God, na makasama namin din sila, na tanggapin din nilang aming tinanggap. Lord God, ilid mo ang aming buhay, O Diyos. Paggalakan namin, Lord God, na manatili sa iyo't magpagami. Ilid mo kami, Panginoon, sa mga maliligtas pa, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord. Tulungan mo kami. Tulungan mo yung mga anak, Panginoon, na may pinagdadaanan. Every church members, Panginoong Diyos, Lord, na may mga kinakaharap na pagsubok, tulungan mo sila na makabangon at lumakas muli ang kanilang pananampalataya upang maibigay nila, Panginoong Diyos, ang tunay na paglilingkod, Panginoon. Hallelujah. Ayon sa kalooban mo. Lord God, nawa, Panginoon, kung may nawala man sa church, nawa, sila na po yung huli, Panginoon. Lord God, nawa, wala na pong mawawala, Panginoong Diyos. Bagus, lahat po ay magiging malago at lalo pa kaming lumago din, Panginoong Diyos, sa bilang. Lord God, tulungan mo po yung gawain sa mga bagay na ito, Lord. Tulungan mo kami, Jesus, Lord God. Napakahalaga po ng kaligtasan. Eh Lord, iparamdam mo sa lahat ng mga tao ang kahalagahan mo, Panginoon. At iparamdam mo sa kanila na kulang ang buhay na ito kung wala ka, O Panginoong Hesukristo, at ang iyong salita. Lord, ipaalala mo, Panginoong Diyos, sa mga tumalikod, Panginoon, kung gaano kahalaga ang pananalangin, kung gaano kahalaga ang pagsasamba, kung gaano kahalaga ang pagkapuspos ng iyong banal na Espiritu. Paalala mo sa mga tumalikod, Panginoon, ang kahalagahan ng pagkatipon at pakikinig at pag-aaral sa salita mo. Paalala mo, Panginoon, kung gaano kahalaga ang presensya ng iyong mga anak sa iyong tahanan. Lord God, Almighty Lord, panatilihin mo nawang bawat isa na tumayo, Panginoon, sa kaligtasang pinagkakaloob sa lahat ng tao. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong paalala. Maluwalhati ka, O Diyos. Maluwalhati ka. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin. Natulungan mo pong iyong mga anak. Sa aming mga kahilingan, sa aming mga pangailangan, Lord, I pray, iunat mo pong iyong mapagpalang kamay. Lord, bless your people, Lord, bless your church. Encourage your church, Lord God, na lagi ka pong nariyan sa aming Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. We glorify your name. We praise your holy name, Lord. Hallelujah, Lord. We ask all these things. We pray sa mabuti sa aming Ama, sa aming tagapagligtas, sa aming Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ. Praise the name. God bless you all, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Amen. All glory, honor, and praise belongs to our Lord. Kapatid, mag-ingat po tayo. Amen. May bago na naman daw variant. Mag-ingat tayo. Babalik na naman daw yung face mask. Kaya mag
Ingat tayo, magsilbi pa tayo sa Panginoon habang nabubuhay. Magkita-kita pa tayo sa marami pang gawain, mga kapatid. Amen. At ang bendisyon ng Panginoon ay sumaating lahat, mga kapatid. God bless you all. Purihin ang Panginoong Hesukristo.